Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Sinasabi niya sa atin, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Siya ang ating lunas at lakas, pag-asa at kapayapaan. Kaya't bumaling tayo sa Kanya sa ating paglalakbay dito sa lupa patungo sa langit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritung sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retema at nanalangin ng ganito. Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko nang mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisiglan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyo ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabing, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin maliban dahil siya ng ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Iyong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng manang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus na Sereno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan ang kwento ng himala na sinimula ni Jesus Nazareno 2 linggo na ang nakalipas. Ang mga ebanghelyo nitong 5 linggo ay parang isang teleserye, dugtong-dugtong. Kaya sana makita natin ang pagkakaugnay at ang kabuuang kwento. Kung maalala po ninyo, 2 linggo na ang nakalipas, pinakain, di po ba, ni Jesus sa Sereno ang napakaraming tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Higit sa 5,000 ang pinakain niya sapagkat nahabag siya. Ngunit ano raw po nangyari? Nang pinakain niya ang mga tao, sumobrang saya ng mga tao, gusto siyang gawing hari. Pero hindi yun ang pakay nung himala. Kaya umalis si Jesus sa Sereno. Biro niyo yun, nung una nahabag siya sa mga tao, pero nung ginagawa na siyang hari, hindi na natuwa si Jesus sa Sereno. Kaya umalis siya. Anong ginawa ng mga tao? Hinabol siya. Naunahan pa siya. Naalala niyo na 1 linggo? Inunahan siya sa Kapernaum. At anong ginawa ng mga tao? Patuloy nilang nilapitan si Jesus sa Sereno. Pero anong sabi ni Jesus sa Sereno? Alam ko kung bakit nandito kayo. Di ba yun ang pagninilay natin 1 linggo? Hindi naman akong inahanap nyo eh. Yung tinapay. O baka sabihin ngayong linggong ito ni Jesus sa Sereno, alam ko kung nandito kayo, bakit kayo nandito? Ako ba talaga hinahanap nyo? O yung tama sa lotong pinagdarasal mo? Ako ba talaga ang hinahanap mo? O yung visang hinihiling mo? O yung trabahong dinadasal mo? O yung love life na matagal mo nang inihiling sa akin? Ako ba talaga ang hinahanap nyo o yung ibibigay ko sa inyo? May hugot si Jesus sa Sereno. Ano ba talaga ang dahilan? Kaya nga patuloy na dinalisay. Hindi po masama yun, mga kapatid. Hindi masamang humiling gumaling, magkasundo na sa pamilya, yumaman tayo, makapag-abroad tayo, pumasa tayo, maraming exam ngayong araw na ito. Pero sana hindi lang yan. Kaya nga sabi ni Jesus Sereno, hindi lang yung tinapay ang hanapin ninyo, higit pa sa tinapay. At sino yon? Ano yon? Siya. Kaya nga sabi ni Jesus Sereno, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang hanapin ninyo. Ako ang dahilan ng pagpunta ninyo, hindi yung hinihingi nyo sa akin. Madali naman maintindihan to eh. Diba? Sa mga magulang, anong gusto nyo sabihin sa anak nyo? Ako, hindi yung baon ang dahilan kaya ka nagsisilbi sa akin. Diba? Minsan yung ibang anak, magiliw, malambing. Tapos maya-maya sabihin, pwede ho bang dagdagan yung baong ko? O yung kaibigan mo, bigla kang hinanap. Nagulat ka. Ilang taong ka nang hindi kinakausap, biglang nag-ring yung telepono. Kumpare, ko naman tuwan-tuwa. Oh, pare, long time no here.
Oo nga, pare, kamusta ka na? Tapos ng 5 minutong pagkakamusta, mamaya, pare, meron ba tayo dyan? Mangungutang sana ako eh. Sasabihin mo, kaya pala tumawag to eh, mangungutang lang. Anong pakiramdam ninyo? Ako ba talaga? O ibang hinahanap mo? Kaya sa Diyos, pwede rin ganun. Ako ba talaga? Kaya inalok ni Jesus, ako sana. Kasi higit pa ako sa tinapay. Higit pa ako sa hinihingi ninyo. Naniniwala ho ba tayo doon? Higit pa siya kung ano man ang hinihingi natin. Kaya kahit hindi ibigay yung hinihiling natin, basta kasama natin siya, ayos lang. Kaya ba nating sabihin yun, mga kapatid? Kaya ba nating sabihin, mahal na poon, kahit hindi ho mangyari hinihiling ko, basta huwag niyo kong iwan, okay lang sa akin yun. Yung mga nandito ngayon, kaya bang sabihin, sige po, kahit hindi ako makapasa sa agad ngayon, pero basta tibayan niyo lang ang loob ko, okay lang yun. Kahit hindi ma-approve ang visa ko, basta tumibay lang ang pag-asa ko sa inyo, okay lang yun. Kaya-kaya natin yun. Sapat ba talaga na siya ang kasama natin? Siya ang matatanggap natin, hindi lang yung hinihiling natin sa Kanya? Ang nagsasabi, mahal na pong Jesus sa Sareno, higit pa kayo sa sapat. Kahit hindi nyo pa ibigay ang sagot sa dasal ko, kahit na marami pa rin akong pagsubok, basta kasama ko kayo, okay na okay sa akin to. Ang nagsasabing, sapat na nakasama nila si Jesus sa Sareno, pumalakpak ng mas malakas. Sabi nyo yan, ha? Sapat na siya. Kasi yung mga tao, hindi okay. Hindi nila maintindihan, hindi nila magustuhan, hindi nila matanggap yung sinabi ni Jesus sa Sareno. Ano? Walang tinapay? Ikaw na lang? Ayoko yata yun. Mas gusto nila yung tinapay. Ano? Ikaw ang tinapay ng buhay? Iyon na lang ikaw? Hindi yung hinihingi namin? Parang ayaw nila. Mga kapatid, kayo po, pag ayaw nyo yung nangyari, hindi nyo maintindihan, hindi nyo matanggap, anong ginagawa ninyo? Aminin natin, real talk po tayo. Pag yung isang bagay ayaw mo, hindi mo matanggap, hindi mo maintindihan, anong ginagawa ninyo? Yung iba sa inyo siguro, tatahimik na lang. Yung iba sa inyo siguro, iiyak na lang. Ano rin yung ginawa ng mga Hudyo? Pansinin po ninyo, nung sinabi ni Jesus sa Sareno, ako ang tinapay na galing sa langit. Huwag na yung ibang tinapay ang hanapin nyo. Nung hindi nila nagustuhan, nung hindi nila maintindihan, nung ayaw nilang tanggapin, nagbulong-bulungan sila. Sa English, murmur. Alam nyo, kung meron daw ayaw na ayaw ang Diyos, yung bulong-bulungan. Pansinin nyo po kahit sa lumang tipan, nung kuy Moises, nung sila'y naglalakbay, nung nagugutom yung mga Israelita, anong sabi sa Biblia? Nagbulong-bulong. Ano ba naman itong Diyos na to? Pinalabas tayo sa Ehipsyo. Wala naman tayong makain dito. Ano sabi ni Moises? Lord, ano ba itong mga pinadala mo sa akin? Mga reklamador. Bulong ng bulungan dito. Anong ginawa ng Diyos? Pinadala ng mana, pinadala ng pugo. Tatuwaing Israelita, matapos ng ilang araw, nagsawa. Anong nangyari na naman? Nagbulong-bulungan na naman. Pansinin niyo po yung mga kaaway ni Jesus sa Sareno, yung mga eskriba at pariseo. Ano lagi yung sinasabi sa Ebanghelyo? Nung nagpagaling siya ng paralitiko, gumawa siya ng mabuti sa Sabat,
Anong ginawa ng mga Pariseo? Nagbulong-bulungan. Nung gumawa ng mabuti si Jesus sa Sareno, naghimala. Anong ginawa ng mga kalaban niya? Nagbulong-bulungan. Pansinin niyo po, yung mga kontrabida sa Biblia, yung mga pasaway, ang laging ginagawa, nagbubulong-bulungan. Ano raw ang problema sa bulong-bulungan? Hindi naman masamang magsabi ng masama ang loob. Pero anong problema? Pag bulong-bulungan, pinapaikot mo yung reklamo mo. Hindi mo sinasabi dun sa talagang kinaukulan. Diba? Pag sinabi halimbawa nung boss nyo, oh, mamaya, ito yung gagawin natin. O sinabi ng teacher, mamaya, ito ang gagawin ninyo, ha? Anong gagawin? Kakalabitin mo yung katabi mo. Bubulong ka, itong teacher na to. Talagang pasakit sa buhay to. Pag yung presidente ninyo sa samahan, sabihin nyo, o mula ngayon, ha? Ganito na uniforme natin, ha? Pupunta ka sa, babaling ka sa kaliwa. Sabihin mo, diktador talaga to. Asama talaga ng ugali nito. Alam nyo, dito sa taas, kitang-kita ko kung sino mga nagbubulong-bulungan dito. Alam ko, pag kumiling na yung ulo nyong ganyan, at pakiramdam ko kung ano sinasabi ninyo, ang haba-haba naman ng sermon ng paring to. Kailan kaya matatapos to? Gutom na tayo, no? Ayan, biglang dumiretso yung ulo ninyo, no? Kanina, nagbubulong-bulungan. Pero aminin natin, mahilig tayo sa ganun, bulong-bulungan. Ano rang problema sa bulong-bulungan? Ayaw mong sabihin, pero pinaparamdam mo. Diba? Pag ayaw mong ulam, ayaw niyo yung pagkain. Yuyuko ka lang, tapos danda ka magsasabi sa katabi mo, matabang to, matabang, hindi masarap. Pero yung mukha mo, gusto mong iparamdam doon sa naghahain, hindi ka masaya. Yun ang problema sa bulong-bulungan. Ayaw mong sabihin, pero gusto mong iparamdam. At sasama pa ang loob mo pag hindi niya napakiramdaman yung sama ng loob mo. Yun yung ayaw na ayaw ng Diyos. Bulong-bulungan. Alam niyo ang gusto ng Diyos? Diretsahin natin siya. Narinig niyo sa unang pagbasa, si Elias, parang nakakatakot yung dasal niya. Sabi niya, Panginoon, kunin niyo na po ako. Gusto ko nang mamatay. Mas gusto pa ng Diyos yung ganung dasal eh. Kasi, ibinibigay mo kung ano laman ng puso mo. Hindi ka busa ng busa. Hindi ka lang bulong ng bulong, hindi kung kani-kanino ka bumabaling. Sa Kanya tayo bumabaling. Kaya nga sa Biblia, hindi naman po masamang magreklamo. Managhoy. Managhoy tayo. Ano ibig sabihin ng managhoy? Maging tapat tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tanggalin nyo yung pambubulyaw, yung pananakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip, tayo'y maging bukas sa Diyos. Opo, mga kapatid. Kaya nga sa Biblia, sa Salmo, punong-puno ng panaghoy. Parang reklamo din po ito, pero ang pagkakaiba nito sa bulong-bulungan, hinaharap mo sa Diyos ang lahat. Tapat ka sa Diyos. Hindi natin kailangang magyabang sa Diyos. Hindi natin kailangan sabihin sa Diyos, okay lang ang lahat. Kung talagang hindi okay, kung talagang may tampo ka, kung talagang nagdududa ka, kung talagang marami kang tanong, huwag kang mahiya na ilapit lahat ito sa Diyos. Sapagkat doon mas malugod niyang bibigyang linaw ang lahat. Opo mga kapatid, maraming bagay sa buhay minsan hindi natin maintindihan, hindi natin matanggap, hindi natin gusto, pero huwag tayong manghinawa, managhoy sa Diyos.
Alam nyo, kaya po naniniwala ako ang Quiapo ay isang lugar na punong-puno ng himala. Dahil alam ko sa Quiapo, napakaraming taong nananaghoy sa Diyos. Maraming luha na kung pwede lang bumaha ang simbahang ito dahil sa mga luhang lumabas sa simbahang ito, tiyak ko, aagusin tayong lahat. Kung susukatin lahat ng panaghoy at tikbi na ibinulas sa simbahang ito, natitiyak ko hindi kakasya sa simbahang ito sapagkat hindi bulong-bulong ang nagahari sa atin. Ang tunay na deboto, hindi bulong-bulungan lang. Kaya tanggalin nyo na yung bulong-bulungan sa samahan nyo, sa pamilya ninyo, sa grupo ninyo. Walang mangyayari sa bulong-bulungan. Sa halip, sama-sama tayong managhoy, bumukas, magpakumbaba at dumulog sa Kanya sapagkat Siya ang nagbibigay ng buhay at lakas sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, narito na naman po kami sa aming paglalakbay sa buhay. Marami kaming hindi maintindihan. Marami kaming hindi gusto. Marami kaming ayaw tanggapin. Kaya nga po minsan, aaminin po namin, nagtatampo kami, nangihinawa kami, at minsan nga, nagbubulong-bulungan na lang kami. Sana po sa mga pagkakataong ito, sa halip na kami magalit, sumama ang loob at lumayo, lalo kaming lumapit sa inyo. Lalo kaming bumaling sa inyo at hindi kami mahihiyang managhoy, magtanong at aminin ang aming kahinaan. Sapagkat sa pagiging tapat namin sa iyo, lalo naming matatanggap ang iyong liwanag at lakas. At iyon ay sapat na para magpatuloy kami sa aming buhay, bagamat maraming pagsubok na hinaharap. Mahal na pong Jesus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, pumakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbibigay buhay sa kapwa tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglayang matibay na pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Jose na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos. Para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansiriling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan sa daan ng kabanalan upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Jesucristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayon ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sila't panlahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Clara at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buksan natin ang ating puso at buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po sa aming mga bulong-bulungan, mga pagpaparinig, mga hidwaan. Patawad po kung hindi kami nagiging tapat sa inyo at sa aming kapwa. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, Panginoon, at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Narito si Jesucristo ang tinapay ng buhay na tunay nating hinahanap. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
announcement. Kasalukuyan po tayo nagdiriwang ng mga misa na benaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng posisyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Tayo po ay unang tumutugon kapag may nasusunugan, may sakuna, at kahit walang kalamidad, regular po tayo buwan-buwan tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Bagong bihis ang ating mahal na Senyor dahil nung kapistahan ng pagbabagong anyo. At kapag binibihisan natin ang mahal na poon, meron din tayong pabihis sa ating kapwa. Sapagkat anuman ang gawin natin sa ating kapwa, ganun din ang ginagawa natin sa Kanya. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sa mga pagkakataong hindi natin nagugustuhan at naiintindihan, walang kahihinatnan ang bulong-bulungan at pagpaparinig. Sa halip, managhoy tayo, maging tapat tayo sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.